Yo, what's up mga dude? Kumusta? So, nandito tayo ngayon sa may Antipolo dito sa may Motorstar dahil may i-review tayong motor dito, ang kanilang Easy Ride 150Q Carb. So, tara, wag na natin patagalin to. Ikutin natin yung motor. So, unahin natin yung specs ng motor na to at pagkatapos nun, i-walk around review natin siya. Aalamin din natin kung may mga dinagdag na features ang Motorstar dito ngayong nasa second half na tayo ng taon at kung isa ba ito sa mga pagpipilian nyo once nakapag-desisyon tayo na bumili or kumuha ng motor bago matapos ang taong ito. Alamin din natin kung may nabago sa kanyang presyo, sa kanyang down payment at sa kanilang monthly amortization. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe para maging updated ka sa mga susunod pa nating video. So tara, tingnan na natin ang specs sa motor na to. Let's go! Ang makina nito ay may 149cc, single cylinder, 4-stroke, 2-bulb, single overhead cam, air-cooled, maximum power na 10 horsepower at 7,500 rpm, may maximum of torque na 10.3 Nm at 6,500 rpm. Sakto lang din ang bigat na to dahil may 115kg ang isang to. Pasok din sa height ng Pilipino dahil may 760mm lang ito na seat height. Kung mahilig ka sa long ride ay makakampante ka na hindi ka lagi magpapagas dahil may tank capacity ito na 6.8 liter. Dahil maxi scoot ang isang to ay napaka-komportable upuan dahil malapad ang kanyang mga upuan at the same type ang underseat compartment nito ay napakalaki din. So ginamitan ito ng 130/60x30 na gulong sa unahan at ganun din sa likuran. Bawas na rin sa abala dahil tubeless na ang dalawang gulong na to na nakakabit sa kanyang kulay itim na mags. Nanilagyan din ang napaka-durable na disc brake sa unahan at sa likuran na may parehas na single piston caliper. At ang kanyang suspension sa unahan ay ginamitan ng telescopic fork at sa hulihang bahagi naman ay dual shock. Hindi ka na rin lagi mapupundayan ng ilaw dahil ang kanyang napakaliwanag na ilaw ay ginamitan ng LED, ang headlight at taillight at isama na rin natin ang kanyang mga signal light. Meron pa rin siyang daytime running light. Hindi katulad ng ibang motor, ang kickstart nito ay present pa rin kahit na napaka-futuristic ng datingan ng isang ito. Hindi ka rin manghihinayang sa oras ng biyahe mo kung may kalayuan ang iyong biyahe dahil pwede mong i-charge ang iyong telepono habang ikaw ay nagmamaneho dahil USB ready na ang motor na to. Ang looks ng motor na to ay inspired daw sa NMAX na version 2 dahil talagang kapag ka nasa kalsada ka ay napagkakamalang NMAX. Kapansin-pansin din ang kanya mga windshield na talagang halos walang pinagkaiba sa NMAX. Kumpara sa mga branded na motor ay talagang napaka-budget friendly ng isang to dahil halos kalahati ng kanyang presyo kumpara sa mga branded na motor. So kung ikaw ang pipiliin, so pipiliin mo ba ang motor na ito? So comment down below naman mga idol. Dahil hindi lang forma ang magagarantiya ng motor na to dahil marami na rin nagpatunay ng mga naunang owner na napakaganda din at talagang matibay ang isang to. Sa mga unang owner ng motor na to, sang-ayon ba kayo sa mga sinabi ko? So comment down below mga idol. Tara at i-walk around na natin to mga dude. So ayan mga dude, yung ating Easy Ride 150Q ng Motorstar. Ayan, so ayan, napakaganda pa rin dito ng kanyang windshield na glossy. Ayan, yung kulay ng motor na to ay ayan, glossy red. Dito sa may gilid, merong sports na nakalagay. Tapos may combination ng white, tapos black. Alright. So dito, pagdating naman natin dito, ayan, sa kanyang gilid, ayan yung makikita natin. So talagang maxi-scoot na maxi-scoot. Meron siyang extension ng kanyang apakan kung gusto mo ma-relax. Ayan o. O diba? Dito sa gitna, may motor style pa rin na nakalagay. And then dito sa likuran may Easy Ride 150Q na kulay white, tapos combination pa rin ng white tapos ng black. Ito Motorstar dito sa may gitna, tapos yung black na glossy. Bali dito sa bandang gitnang bahagi ay combination ng matte black tapos ng glossy black. And then ito yung kanyang ignition switch. Ayan, buksan natin yung ilaw, medyo madilim. Ignition switch, ayan, pag itinapat mo sa fuel, pipindutin mo yung fuel, so magbubukas yung kanyang tangke dito sa may ababang bahagi. Tapos yung seat, pag pinindot natin, so magbubukas naman yung upuan natin. Ang napakalaking instrument panel niya, so lahat ng information makikita na natin dyan sa panel na yan. Tapos ayan, yung kanyang mga switches, present pa rin dyan, yung kanyang left and right turn signal, high beam, low beam, tapos yung horn. Makapit din yung grip, tapos may bar end dito. Malambot din yung brake niya dito. Ayan, so kung nakikita nyo. So dito sa gitna, parang may carbon finish. Ayan, mga switches. Alright, dito naman sa right side, ayan. So meron pa rin, maganda pa rin yung, ayan, maganda yung response ng kanyang throttle cable. Malambot, tapos ayan yung kanyang electric start, tapos yung brake lever. Alright, so dito tayo pumunta sa may upuan, malapad yung upuan. Ang ganda din ng
cushioning niya, malambot. Tapos ito yung kanyang underseat compartment. So malapad siya, malawak, pero hindi kasi dito yung full face helmet. Alright, ayan yung rubber niya, glossy din. Talaga makintab siya, maganda, durable. And then ito yon, ito yung kanyang makina, so malinis din tingnan. Tapos yung tambucho na dito, yung elbow, ayan, so matte black siya. Alright, tapos may tire hugger din dito, ayan. Good siya, iwas tilamsik ng mga putik. Tapos ito yung kanyang heat guard, may nakasulat dito na Motor Star. Tapos parang may carbon finish dito. Alright, papunta dito sa kanyang elbow. Ayun, so goods na goods. Yung kanyang gulong napakalapad din, ayos yan sa mga cornering. Tapos yung reflector niya dito sa may gilid, left and right yan. Tapos dito din sa right side, ayan pa rin yung easy ride dito sa may gilid. Tapos yung parang biglang may carbon finish dito sa may gitna, ayun pa rin yung Motor Star. Tapos yung apakan ng backride natin, ayan, so alloy po yan. Alright, so reflector dito sa gilid. Tapos yung kanyang gulong, ayan, so naka-disc brake na rin yan dito sa likod. And then yung kanyang kickstart present pa rin dito. Goods na goods yan. Alright, so nilagyan nila pa rin ng kickstart. Tapos yung shock, ayan, dual. Yung tire hugger natin, so ayan yung kanyang disc brake, mga dude. Tapos single piston caliper yan. Ayan o, oh, diba? So tubeless na po yan. Ayan yung reflector. Tapos yung kanyang assembly dito ng tail light, tapos ng signal light. Ayan, so LED na rin po yan, mga dude. O, diba? Sexy tingnan. Yung reflector dito sa hulihan, tapos yung lagayan ng plaka niya. Alright, oh, ayan o, ayan yung kanyang glossy na gravar. Ayan, pagdating dito naman sa unahan, ayan o, ayan. So present pa rin yan yung kanyang USB ready. Pwede ka mag-charge ng cellphone dyan. So dalawa po yan, ayan o. O, tapos malalim din yung compartment niya dito sa unahan. Left and right po yan, ayan. Magkaiba lang sila ng size. Medyo maliit lang yung nasa kanang bahagi. Ayan o. O, diba? Pero goods na rin naman yan. So dumako tayo dito sa harapan. Oh, di ba? Napakaangas talaga. Ayan mga dude, so anong masasabi niyo sa motor na to? Ayun, yung looks niya talagang maxi scoot. Sabi nga ng iba N-Max na N-Max yung datingan niya, pero may sarili naman siyang looks na talagang masasabi mong Easy Ride 150. Once again, ang motor na to ay Easy Ride 150Q, yung carb type nila. Isa sa mga pinakamabentang unit ng Motor Star. Ayan, so o nga pala, dagdag ko lang. So walang sensor yung side stand niya, so kahit nakababa yan, pwede pa rin umandar yung motor nyo. Kaya huwag kalimutan na nakababa yung inyong side stand para iwas disgrasya. May kulang man sa mga features ng motor na to, eh, pero may mga hindi naman tayong inaasahan na features na meron yung motor na to. Kaya talagang considering sa price ng motor na to, ay masasabi ko goods na goods pa rin pang masang motor. So hanggang dito na lang yung video natin ngayong araw. So ang price ng motor na to, ilalagay ko na lang dito sa screen. That's it for today mga dude. So kung nakaabot ka hanggang sa huling bahagi ng ating video, ay baka naman pwedeng pakilike, pakisubscribe, and then hit nyo na rin yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod nating video. That's it for today. Thanks for watching. Bye bye.